Yes, sige, sige. Bye. Love you. Uy, hello guys. Pasensya na, hindi tayo nakapag-video na kasi almost 3 weeks na rin. Kasi actually, nasira yung tripod natin. Kailangan ko pa umorder and may na-order na ako. Ito, laki. So ngayon, pwede natin ituloy yung series natin ng Mere for Misconceptions. But this time, Spirit Lineup. But for now, asikaso lang muna ako. Transition muna tayo. 3, 2, 1. Let's go! So ayun, medyo presentable na tayo. Nice! Before tayo magtungo sa Mere for Misconceptions, so walang i-correct yung last time na sinabi ko regarding bash attack damage. So bash attack damage is ito yung orange na nakikita mo pag nag-skill ka. May mga orange doon, orange mga numbers. So ito yung sample. Ayun! So ngayon, tutuloy na natin ang Mere for Misconceptions Spirit Lineup Edition. Ang dami action yung tatanong sa akin, Dol, paano ba talaga yung tamang lineup para sa character ko? But I hate to say this guys, pero walang best spirit lineup para sa character mo. Bakit? As of now guys, meron tayong 23 epic spirit and then 18 legendary spirits. Ang problema, ang meron lang tayong slot ay lima. Limang slot na pagkakashay natin o pipiliin natin yung pinaka-best spirit para sa character natin. Pero nga, wala talagang best spirit para sa character. Pero huwag ako galala boy, kasi after na video na to, masasagot mo kung ano ba talagang tamang spirit na gusto mo para sa character mo. As I mentioned earlier, wala talagang best spirit lineup para sa isang character. Pero merong tamang lineup para sa build na gusto mo para sa character mo. So given the fact na meron ka ng lahat ng spirits, like let's say meron ka ng epic spirits mo na wala mo ng legendary, ay ang ina, wala pa ako maraming pwedeng build. Pwede tayo mag damage build, crit build, eva build, reduct build, pwede ding may sinasabi pa glass cannon build. So ang dami mong pwedeng i-build. So let's say focus tayo sa damage build, mga on physical attack, crit, AQ, and the same time, let's say sabihin na natin dev success para umilo for bash damage. So ano ba ang kailangan natin spirit para sa damage build? Let's say sa warrior muna kasi bias tayo sa warrior. Ang tamang spirit na gagamitin mo sa build na damage build na gusto mo ay syempre unang-una ay lagay na natin dyan ay yung baratan kasi may physical attack yun. Dagdag na physical attack. Pwede tayo mag-comment para sa skill attack damage boost. Pwede rin tayong mag-poy-poy for accuracy and crit. And pwede rin tayong mag-reaper for crit naman yun. And then, pwede tayong mag-nerf. So, for additional proc ng physical attack. And then, pwede rin tayong mag-supar na. Bakit? Kasi meron siyang additional bash and crit attack damage boost. Tangina mo, tama ba yung ginagawa ko? A few moments later. Tama naman. Kung gusto mo naman ng Eva build, ang kailangan mong mga pet ay Yobi, Ner, Comet. Ayan. Yung tatlong yun. Pwede mong idagdag yung Peacock kasi sa Peacock pwede kang mag-add ng Spirit Treasure na Eva Spirit Treasure. So ikaw na lang bahala sa panglima kung anong gusto mo. And then guys, meron tayong mga optional na pet na kung saan pwede mong ilagay kapag nangailangan ka dun sa laban. Like for example, baratan. Ano bang magandang passive ng baratan? Ito yung instant na mawawala yung stat. So kung lagi kang nai-stand, go for baratan. And for example, hindi ka umiilaw, kulang yung dev success mo, pwede kang maglagay ng flame horn. Kung kulang yung dev rest mo, pwede kang maglagay ng reaper. Kung kulang ka din naman ng accuracy at crit, gusto mong tumas yung accu mo, tsaka crit, pwede kang maglagay ng poy-poy, and etc. etc. Ang punto guys ay walang best spirit lineup na as it is. Kung meron lang tamang spirit sa build na gusto mo. Ganun yan. So ikaw na lang ang mamimili ng gusto mong mga spirit sa daangkop sa gusto mong build. Naintindihan? Kung may tanong kayo guys, pwede kayo mag-comment down below kung ano yung mga nalilito kayo at gusto nyo pang malaman regarding sa Mere for. Follow my FB page and YouTube para updated ka sa lahat ng videos natin. So, yun lang. See ya. Bye-bye. Peace.